Valin Alex YouTube channel. Kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, don't forget to subscribe to the tiny bell para updated kayo sa aming mga videos. Okay, isang magandang araw sa inyo lahat, kahastig. Okay, sa araw pong ito, meron po tayong gagawing, may ginawa po akong isang PVC pipe gun rifle sa isa pong kailangan po ng isa pong ating subscriber na si Sir Brian Serviente. So Sir Sir Raya Serviente, ito yung request mo. Yung request mo ay yung ikinakasa na yung bala ay lalagay dito para dito na lang siya magkakasa. Dito. Ito yung kasahan niya. So igaganyan natin sa loob. Yan yung sinasabi mo, hindi na rito ilalagay. Ito yung ano, bala nito bulitas. Pero kung hindi bulitas, kung hindi itong bala nito ay sa antena ng TV, malakas to kung jolen. Pero bagaman ganun pa rin yung kanyang kalakas. Kasi yung kanyang pressure ng hand, ganun pa rin kalakas kahit siya sabihin natin yung antena. O medyo hindi ganun kalakas kasi si Jolen. Siyempre malakas po yung gawa ng malakas pong laki po butas noon sa si Jolen. So ito po yung antena gamit ko. Tapos ito po yung stainless na barrel na sinasabi ko sa kortina. Ito po yung kaulam niyan. Ito po yung nasa loob sa kortina po yan sa siya sa banyo. So ito po yung isa, medyo mataba po siya. Pero pwede naman gamitin din siya sa antena nilalagay sa loob. So dito, dako po tayo sa sinasabi ni Sir Serviente. Okay, Sir Serviente. Testingin natin. Lalagyan natin ng ano. Ayun, wala pa siyang ano. Lagay ng denature. Katulad po ng sinasabi niyo sa mga castig. Ang paglalagay po ng Grandmaster denature alcohol ay hindi po gaano karami. Mga ganito lang po, konti lang. Kaya po umaapaw ang ating denature alcohol dito eh dahil po sa dami po ng ating pong nilalagay na denature. Pag pinapump mo natin yan, up and down po may hangin yan. Papasok yung denature dito sa loob. So ang denature po natin hindi po dito nanggagaling, kundi dito po sa denature sa lalagyan. Pag pinapump po natin yan, mabobomba po yan. Magboborbok siya, tapos yung mga parang yung kanyang moist ay pupunta po dito yan sa loob. Dito po sa loob yan. Kaya po nagkakaroon ng pagsabog. Dahil dito po napunta mismo sa spark niya, papunta dahil dito po sa igniter. Yun po ang dahilan. Kaya po siya nagkakaroon ng pagsabog sa loob. So ganito po gagawin natin. Konti lang po ilalagay natin. Hindi po kailangan marami. Ayan po. Iubos ko na ito. Wala na akong ano. Pero ganito po kakakunti yan. Lagay po natin dito. Tapos Sir Brian Serviente, ganyan po yan. Ito kung napapansin nyo po, wala po siyang PVC ball. Ito po yung PVC ball valve na kumokontrol sa mismong hangin para hindi na po pumunta dito yung hangin at sasabog dito o aahon papunta ganon. So nag-overflow siya. Kapag meron po nito, ito po yung nagkocontrol. Sasarado mo siya, pagputok niyan, wala po pupunta rito. Ako na po, palibasay, alam ko naman diskarte, kasi ngayon, ang problema nga, dinadamihan, pero kung kaunti lang, wala na, pag ano yung tube, tawag dito, yung denature alcohol, wala po pupunta dyan. Maring ito, aangat ng konti, pero yung sinasabi ko sa inyong aapaw o sisingaw, yung sinasabi nga, denature alcohol, wala po yan. So, testing na po natin, mga plastic. Ito po request ni Sir Brian Serviente. Kuha lang po tayo ng bala. Dito muna po. Ito yung bulitas. Kakarga natin. So, ganito gagawin natin. Bago po tayo magkakarga, pop muna ito. Isa, dalawa, tatlo, apat. Pagkatapos po, ito yung bala. Kasa po natin. Lagay po natin yung bala dito. Ayun na po, nakalagay na sa loob. Sasarado po natin yan. So, ito po mangyayari yan. Babalik ko po roon. Ah, may manok. Dito na po. Ayan. Ayun. Ayun po ang ano yan. So, gagawin po natin. Bomba ulit.
Yan. Tapos, karga puli ng bulitas. Yan, lagi po natin dito. Yan, sarado po natin. So, dito testing po natin. Dito sa ating firing. Kasi pakatamaan yung manok. Medyo sayang. So, yan. Babalik po natin dito yan. Para pa testing natin. Po, napakalakas po niyan. Alex, paabot ka lumabala. Okay, Sir Raya Serpiente. Ito, testing ulit natin. Pero bago natin nga sabi ko, kapit ng ano sinasabi ko, huwag po tayo maglalagay agad ng bala. Kasi pag maglalagay agad ng bala, pag pump po natin ito, tatalsik yung bala palabas. So, kailangan po muna, bomba po muna ito, apat, okay, hanggang lima. So, tas kargahan natin ng bulitas. Dito po mismo sa tatahan. Ayan po yan. Medyo malit lang, medyo napalit lang yung sa mga madali ko. Medyo laki ng konti, pero kasi naman siya. Ayan. Gagayan po natin, sasarado natin ganyan, lock natin. Tapos, testing po natin doon. Medyo lapit-lapit ka para kita yung ano, babarigur sa ano. Ang layo po nito ay 8 lang. 8 meters. Ang layo. So, babarig ko po para kita, paki-zoom. Ayan, babarig ko po sa pinaka-firing. Okay na? Okay. Ayun. Isa pa po. Testing po natin. Paki-testing, lagay rin ulit dito. Paki-tutpulin dito. Ayan. Kakasa natin. Sir Brian Serbiente, ayan po ang bala, lagay po natin yan dito sa loob. So, pagkalagay, lock natin ganyan. So, ito na, babaril ulit tayo doon. Lalapit ulit natin yung ating video para makita nyo kung gano'ng kusa tatama. Ayan po. Nakakat yun. Ito, ito na. Yun, tama yan. So, ito pa. Kalga pa natin. Sir Brian. Sir Biente. Ayan. Sana ay mapanood mo. Ito. Ito po ulit. Kasa po ulit tayo rito. Lagay po natin ang bala. Diyan po yan. Lagay yan. Kakasal po natin ng ganyan yan. Ayan. Paripuli natin doon. Sa mga ano. Ayan. Yun. So, testing natin sa lata. Cut ko muna. Okay, Sir Brian Serbiente. Hindi ako makakuha ng lata kasi nga gawa lang mahirap makakuha ng lata. Dito ko lalagay po natin. Matigas naman to. Ito ay photographer to ay yung monoblock. Monoblock siya. Tignan natin kung siya lalampas o hindi. Pero matigas din siya. Tapos tingin natin kung lalampas o hanggang saan yung kakayaan itong PVC gun rifle. Okay, karga ulit natin. Ito natin ganyan. Bala. Kasa po natin. Lock po. Ayan. Ay, nalimutan ko na naman. Bumambay po muna natin yan. Ayan. Hip hop. Tingin po natin. Lalampas po ang ating PVC. Ito po yung tama. At ito po yung lampasa niya. Ibig sabihin, malakas po talaga yung ating PVC 5 gun rifle. So, testing po rin natin. Kalina bala doon. Testing ulit natin. Ayan, limutan natin. Pwede po hanggang lima. Kung ano, pwede po yan. Basta huwag lang sobra. Kasa natin. Kasa po. Ayan. So, ito na po. Testing natin. Ito po lalayo ko. Medyo ang layo ay 8 meters. 10 yan. 10 meters. 10 meters to. Mga casting. Babalik ko sa upuan. Tingnan natin kung lalampas pa siya. Lalampas pa siya. Okay. Isa pa. Testing pa natin. Sa uli, lagay ulit ng bala. Ap, nalimutan ko namang ano. Ayan. Lock. Ito po. Ilang meters to? 12 yan. 12 or 10. 12 meters? 10 meters or 12 meters to, mga casting.
tama niyan. Ubusin natin 'to bala. Ito po, kakasulin natin. Pagkaw, mga lima. Ito po, ilalagay natin. Ikasa, lock. Balat bibitira natin dito. Doon sa medyo ibaba, nung ano, pakit. Ikita natin gusto. Ayun, tama. Isa pa. Ayan, bomba po ulit, mga casting. Tapos, lagay po yung bala. Yan, ikasa po natin. Lock. Oh, dahil dito. Ayun, tama yan. So, bomba ulit. Ikasa ulit, lagay tayo ng bala. Yan, lock din natin. Para di humusad. Okay, nakabal po yan. Ano yan? Ayan, pa. Ay mga kastig, mad kong paggawa naman nito pagkasa, madali naman eh. Kaya nga lang po, kaya hindi ako nagagawa ng maigdi kasa. Medyo maselan, kuwa mabusisi po. Masyadong maraming puting pagkukuting-ting. Napakahirap. Pero kaya naman po, bata hindi. May kasa ko na ba? Kasi natin, kundi po puputok to, ibig sabihin po, hindi ko siya naikasa. Ayan, hindi po siya naikasa. So, babambayin po natin. Kasi ito lang po yung aking, no? Ito na po yung aking ginagawa, PVC PIPE GUN RIFLE. Hindi na po ito yung pag ginawa ko, hindi po puputok eh. Maliban kung ang aking pong ligand igniter ay may na klase o kaya yung mga may depekto na galing sa binila natin. Pero yung gagawa ko, eh, hindi po ito magbimintes. Wala pong mintes yan. Pag nagmintes, ibig sabihin, problem po, wala na pong denature. Katulad ito, wala na akong denature, kakaunti na lang. Pag hindi puputok, maring ubos na, wala na. Pag hindi puputok, maring ito naman. Pero ito, bago to, bago yung nilagay ko rito yung igniter, kaya imposible po hindi puputok. Ayan. Ito, mga tama niya, casting. Okay. Bomba po ulit tayo. Bomba. Ayan. Nasaan na po kasi ako. Minsan lagi ako naglalagay dito. Ito. Kasahuling ganyan. Ayan. Lagay ng bala. Kasahuling ganyan. Lock. So ito po yan. Babalik ulit tayo. Po yan. Isa pa. Pusin na natin po yung bala para makita ni Castig Brian Serviente. Okay. Ayan, di kasa uli. Dali lang po yan. Ayun. Sa mga castig, kung napapansin nyo, wala pa siya talagang yung PVC ball valve. Pero, kung napapansin nyo, tingnan nyo maigi, tutukan mo, ay wala po siyang moist. O wala siyang tumutulong denatured alcohol kahit dito sa lagay o kahit dito. Kasi nga po yung pagkakagawa ito pulido po talaga. Hindi po basta liyagyan ko lang, ikinabit ko lang, ginawa ko. Hindi po. Pinagplanuhan ko mabuti ito ng maayos na maayos, kompleto, recados, kaya maganda po at maganda, di nakikita o pagtagas. Meron may pagkakataon pong aangat siya. Kasi nga po, wala nga po siyang PVC ball valve. Pero kahit lang po umangat siya, wala nang problema dun. Basta huwag lang sasabog. Ang pagsabog, hindi lang po sasabog yan. Kung maganda po ang pagkakagawa, huwag yung tipirin sa mga super glue. Huwag kayo gagamit ng super glue na may hihinang klase, na nabibitig do 12. Eh, sigurado po, asal nyo na sasabog yun. Pero kung gagamitin yung mga magagandang klase, katulad ng super glue, o yung 888 na glue, magandang klase po yan. Hindi, wala po pagsabog na magaganap dyan. So ito, testing po yun natin. Bomba. Lagay po ng bala. Ibalto ba? Pwede po natin lagyan dito ng PVC ball valve. Bata hindi. Okay po yan, walang problema yan. Mas maganda. Para wala siyang impact dito. Yun po pagsabog dito, pagtagas kasi sobrang dami nga po kung sinasabi ko. Yung pagtagas po rito, o yung pag ano ng denature. Dahil sa dami po ng inilalagay dito. Nilalagay dito na denatured alcohol. Siyempre, pag sabag po niya, impact yan,
Hanggang dito yan, hanggang pababa dito. Sasabog yan pag ano, dami. Eh po, konti lang po. Eh wala po problema, sumabog man yan. Papasok dito yan, kaunti lang ang ipapasok dito kasi nga kakaunti lang yung iniligay ninyong denature alcohol. So, tignan nyo yan. Ito, marik, hindi na pumutok dahil sa wala na pong denature alcohol, kunting-kunti na. Pero, ayan, babambay ulit natin. Last na to. Ayan po ang ating ginawang pagkasa. So, bari po ulit natin ito. Ayun, makastig. Try and serviente. Ayan po. Yan po yan. Hindi nga lang talaga gumagawa nito kasi masyadong ano, medyo mabusisi lang paggawa nito ng pagkasa. Pero sa banda ulit, maganda po. Kasi paggawa ka nito, wala lang po pagsingaw eh. Wala po pagsingaw na magaganap dito o yung hangin. Ang inaano lang po natin dito, yun pong, syempre mayroon gawin. Mayroon pong gawin. Walang hangin dito pag pumutok, walang hangin sa tama sa mukha. Wala po yan. Kung hindi po marunong, baka sakali, baka po tumastik sa mukha o yung denature, yung hangin. Pero ito wala po yan. Wala pong hangin yan. Sarcastic. Katot po na sinasabi sa inyo. Wala pong lalabas na hangin pag ipinuputok. Teka ito, i-strike po muli sa inyo. Tingnan nyo kung may hangin po. Kasi wala na pong medyo lalam. Ewan ko kung puputok pa. Ay wala pong sisingaw dyan o tatalsik. May nakita po ba kayo gumanon? Wala po. Kasi nga po, maganda, meron pong nilalagay dito na parang O-ring. O-ring na parang gasket sa loob na pag ikinasa mo ganyan, sasalpak din sa pinakabutas na lalabasan ng hangin. Kaya wala pong paglabas na hangin dyan. Okay, mga kastig. Po lalagyan ng bala. Ayan. Ayaw ko kung may bala pero pang denature kasi konti lang naman eh. Ano? Wala po yan. Wala po. Okay. Maraming salamat sa inyo at sa inyong subscriber, mga kastig. Thank you sa inyo pong lahat sa pagsuporta. At sana po, kung kayo po ay bago pa lang sa mga viewers na nakakapanood ng aking video, eh, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayo updated sa aking po mga videos. At para masundan nyo at makita nyo po ang lahat ng aking videos na paggawa ng PVC Pipe Gun Rifle. Okay, sa susunod pong video ulit, mga kastig, maraming po salamat sa inyo lahat. At good day and God bless po.